Wala pong imposible sa Diyos at lahat po tayo ay kailangan manalangin na ilayo po tayo sa ganitong kapahamakan, sa ganitong dilubyo, sa ganitong mga problema na pinagdadaanan po natin. Siguro as of this recording ng video, mga kabsat, familiar naman kayo na ang COVID-19 ay nasa mahigit 2,000 na yung mga namamatay at nasa almost 100,000 na po yung may mga coronavirus po ngayon. So gawin lang po natin, mga kabsat, yung ginagawa po, pinapagawa sa atin ng government, ng ating gobyerno, mga kabsat. Kailangan wag po tayong makihalubilo muna sa mga taong may mga sintomas o nakikitaan natin na may mga sintomas po ng ganito. Ang virus na sanhi ng sakit ng coronavirus disease 2019 ay kapamilya ng viruses na sanhi ng common colds, pneumonia, MERS-CoV at SARS. Galing ito sa Wuhan, isang syudad sa Hubei, China. Ang mga sintomas nito ay lagnat, ubo, sipon at hirap sa paghinga. Para maiwasan ito, palaging maghugas ng kamay. Umiwas sa taong may sintomas ng sakit. Gumamit ng proteksyon kung hahawak sa hayop. Siguraduhin luto ang mga kakainin. Agad kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng mga sintomas. Tandaan na mahalaga ang kalinisan at kaalaman para maiwasan ang sakit. So for the meantime, ang tanging pananggalang po natin ay ang ating taimtim na dalangin po sa ating pong may kapal na ilayo po tayo sa mga karamdaman na ganito. Wala pong imposible sa Diyos at lahat po tayo ay kailangan manalangin na ilayo po tayo sa ganitong kapahamakan, sa ganitong dilubyo, sa ganitong mga problema na pinagdadaanan po natin. Kaya napakalaking tulong po, mga kabsat, ng pagdadasal, at kailangan natin ipagdasal din yung mga taong nakakaranas ng mga ganitong mga problema, lalo na yung mga taga-China. Kailangan ay ibigay po natin ng buong suporta, ang pagmamahal, dahil tao rin po sila na kailangan din po nila ng mga kalinga, pagmamahal at dasal po natin. Kaya tayo po ay manalangin, mga kabsat. Ama, maraming maraming salamat po sa mga bagay na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Maraming maraming salamat po sa panibagong araw na muli naming madama ang iyong pag-ibig sa amin. Maraming maraming salamat po, Ama, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng biyaya sa kabila ng aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami, Ama, sa aming mga pagkakamali sa mga araw-araw na nalilimutan naming magpasalamat sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Ama, hinihiling po namin sa pagkakataon po na ito na kami ay ilayo mo sa COVID-19. Naganap na po ang disease na COVID-19, Ama, at alam ko po na sa pangalan ng inyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon ay wala pong laban ang COVID-19. Ama, patuloy mo po kaming ingatan, patuloy mo po kaming bigyan ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang mga araw-araw na problema. Idinadalangin po namin, Ama, na ang sakit na ito ay mawala na po sa pangalan po ni Jesus. Panginoong Jesus, gabayan mo po kami sa mga araw-araw na aming mga hakbangin sa buhay, sa mga araw-araw na kailangan naming ipagpatuloy ang hamon ng buhay. Tulungan at gabayan mo po kami upang kami ay mailayo sa mga kapahamakan. Ama, ipinagdarasal po namin ang lahat ng mga taong may pinagdadaanan po ngayon, lalo na po ang bansang China, na sa ngayon ay ang dami na pong mga kaso ng mga may COVID-19 virus. Ama, alam po namin na kayo lang po ang may
kakayahan upang patigilin ang mga bagay na ito. Patawarin mo po kami, Ama. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So gusto ko lang po mag-shout out at magpasalamat sa mga tao at mga channel na patuloy pong sumusubaybay at sumusuporta po sa ating YouTube channel. Kay shout out po kay Ma'am Erlinda Alvarado. Yan. Shout out po kay Jomong Place 350. Kay James Tan. Yan. Shout out kay Dark Dugo. Kay Maria Huzome. Kay Jason Yu. Yan. Shout out kay Ma'am Mermel Lazaro. Kay Ha Hotdog, kay Jean Obrenoma, at kay Willie Joe Dagok. Yan. Shout out po sa inyo mga kabsat. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta po sa aking YouTube channel. Mabuhay po kayo mga kabsat. God bless everyone.